Okay, magandang hapon, Ma'am Sincere. Sa video ito, pag-usapan natin yung guide or tips sa pagbili ng secondhand na motor. So, number one dyan, check the CR, OR, or OR and CR. Tingnan natin kung may original na OR, CR, katulad nito. But kung bibili tayo, meron tayong makikitang ganyan. Para ma-sure natin na legit yung unit na bibili natin. Alawa, tingnan din natin yung chassis number. Kung pareho ba ito sa yan, yung nasa motor at saka yung nasa papel. So, alam niyo naman kasi ang makikita yung chassis number. Chassis at saka engine number. Then, pagkatapos nun, tignan ng kulay sa registro kung pareha ba sa actual na unit. Ano yung kulay na nasa papel, dapat yun din ang kulay na nasa actual na unit para wala nang dagdag problema. Okay. Then last, para sa ORCR, verify sa LTO kung legit ba or walang comprehension yung unit na bibili natin. So, paano mag-verify? Just text LTO, then vehicle plate number, then send to 2600. So, yun yung unang tips. Check the CR. Number two, check the engine. So, ano yung ibig sabihin yan? So, tignan natin yung makina ng unit. So, malalaman natin sa pagtingin ng unit kung stock pa ba ito or loaded na. Okay, pag stock lang, walang sapaw. Pag loaded, meron. Pagkatapos nun, check na din kung baka may leak or wala. So, pag may leak na, dagdag problema yun. Then, next. So, paanda rin ang motor kung gumagana ba talaga. Or, sa pamamagitan ng pagpaanda ng motor, malaman natin kung good pang unit na ito. So, paanda rin natin gamit ang Kickstarter. Okay, gumagana. Then, next, gamit yung push start. Tayin muna natin. So, push start natin. Okay, gumagana. Okay, pagkatapos nun, pakinggan natin yung tunog ng makina o yung andar ng unit. Pakinggan natin mabuti kung meron bang mga lagitik dyan or wala. So, sa unit na to, parang normal yung kanyang tunog. So, walang problema, walang lagitik. So, importante na makita natin o malaman natin yung kondisyon ng makina. Kasi yun ang importante. At ito yung mga pinakamahal na pisa ng ating motor, yung nasa makina. So, sure lang natin na gumagana talaga at walang lagitik. Sunod, pangatlo, check the electricals. Ano yung electricals? Sali na dyan yung headlight, signal light, tail light, and brake lights, at saka busina. So, check natin sa unit na to. Unahin natin yung signal light. So, sa panel, makikita natin na gumagana siya. So, walang problema. So, may ilaw neutral, signal light, yun sa ilaw. Tignan natin kung gumagana ba talaga. So, left. Then, transfer natin yung right. So, okay yung signal light. Tignan natin yung sa likod. Okay yung likod. Kabila, tignan natin. Lipat muna natin. So, yan. So, gumagana yung
signal light. So, okay ang signal light. Next is yung brake light. Gumagana yung brake light. So, pindutin ulit. So, yan ang ginagamit dyan. Ang ginamit dyan yung nasa ano, handbrake. Subukan natin yung sa footbrake. So, gumagana din. So, walang problema. So, next is the headlight. Andarin mo natin basta baka lubat. Headlight. So, yun. Yung tail light niya, gumagana. Okay, yung park light, gumagana. So, tingin natin yung ilaw talaga. Okay, gumagana, naka-LED. Tingnan natin kung high and low pa ba siya. Okay, so yun. Okay, yung electricals. Panel niya. Naka-indicate dyan yung signal light, neutral light, at saka high beam. Paglipat natin sa low beam. Kaya naka-low beam yan. So, pagkatapos ng electricals, working lahat ng electricals. Next is yung importante din, isa, importante din ito yung pag-check ng knuckle bearing. Baka may uga or yung tinatawag na kanal. Check natin yan. Kadalasan yung problema dito yung bull race. So, ganunin natin. Left and right na yung motor. Okay. So, ganun. Then, after that, check the mileage. Okay. So, saan ba makakita yung mileage? Dito sa panel. So, depende yun sa motor na bibili natin. So, dito yung mileage niya is 45,575.7. So, 6 na taon na kasi yung motor na to. So, importante din na mas matignan natin yung mileage kasi pag mababa yung mileage, ibig sabihin yan, hinog pa yung unit. Hindi pa siya masyadong gamit. Then, last, tignan yung physical na itsura ng motor or yung overall appearance ng motor na bibilhin ninyo. Kung tama ba sa presyo na binigay ng nagbebenta, hindi ba kayo lugi kung bibilhin niya yan? So, ganun. Pag okay yung appearance ng motor, huwag nyo kalimutan i-test drive yung motor para malaman talaga natin yung performance ng motor. So, yun lang po. Pag nagustuhan na yung video na to, huwag kalimutan subscribe ang channel ko, like and share. So, maraming salamat at magandang araw.